So ang project natin ngayon na isang classic Filipino rice dish. Hindi ito yung chow pan, hindi ito yung yang chow, di pa uso nung araw yan. Ito yung nauso nung araw sa mga food court, yung kulay dilaw, tinatawag nilang ang Java rice bao. Nung first time ko siya natikman, hindi ko siya nagustuhan. Kasi bland yung timpla nila nung araw. Kumbaga eh, parang simpleng kanin lang na kinulayan ng dilaw. Actually, malalasahan mo naman noon time na yun is yung pinaka-basic na star margarine saka dairy cream lang. Pero usually, star margarine ginagamit nila. Pero throughout the years, nabago na, nagdagdag tayo ng mga flavor and everything. Hanggang sa naging masarap na, yun na yung talagang pinaka-basic na Java rice. So, simple lang gawin to. Tara, gutuin natin. Okay, so ihanda na natin yung mga gagamitin natin sa preparation ng rice. Isa sa pinaka-main ingredient ng Java rice ay ang kurkuma. O ito yung tiyatawag na turmeric o luyang dilaw. Kung mayroon kayong fresh na makukuha, mas maganda. Pero kung wala, pwede na yung turmeric powder. Isa pang kailangan natin ay ang soup stock. Pero kung wala kayo, pwede na itong buyong. Chicken, beef, or pork. Depende kung anong gusto nyo, pwede naman. Sa kanila, lagyan ko siya ng ganito, pandan, para mas mabango yung amoy ng kanin natin. So, i-prepare lang natin yung ating broth. Lagay lang yung mga tinatad na luyang dilaw, tapos isunod yung buyong cubes. Hayaan lang siyang kumulo hanggat sa matunaw ang cubes at humalo ang kulay ng luyang dilaw sa sabaw. At ito yung ating gamiting pang sabaw sa sinahe. Dagdagan pa siya ng kaunting tubig kung tingin nyo ay kailangan, saka ilagay yung pandan. Ang nagpauso talaga nung araw niyang Java rice o yung yellow rice na yan ay ang flaming hot saka sizzling plate doon sa food court. Nung araw talagang treat yan. Sineserve nila yan noon na kasama isang steak na kasing nipis ng pamaypay. Meron lang konting battered vegetable tapos nilunod yun sa gravy. Pero nung araw para sa amin, masarap na yun. Yun ang pinaka-treat na nung araw. Kaya talagang para sa amin, pinag-iipunan namin yan. Makakatikim lang kami nung araw ng ganyan. Anyway, ito na yung ating kanin. Luto na siya. At this point, pwede mo na nga siyang sabihin na Java rice na siya. Pero hindi pa tayo tapos dyan. Lalagay pa tayo ng another layer of flavor para masabi natin kumpleto na yung lasa ng Java rice. So, isa pang important na component ng Java rice ay ang chicken oil. Actually, rendered chicken fat lang siya o kaya yung pinagprituhan ng manok na nag-infuse ka ng atsuete para makuha mo yung lasa at amoy na atsuete. Ito yung sinasangagan nila ng bawang sa chicken bacolod. Tawag nila garlic oil. At syempre, ang star of the show, ang star margarine. Hindi mo pwedeng sabihin na original Java rice yan kung walang star margarine. Okay, so assemble na natin yung ating Java rice. Siyempre, unang-una, chicken oil. Tapos magdagdag tayo ng 1 tablespoon ng star of the show, star margarine. Then, idagdag natin yung minced 1 head of garlic, saka isang piraso ng puting sibuyas. So, pagsabay na lang natin siyang igisa, total naman, hindi naman natin siya pababrownin o ikakaramelize. Isosote lang natin siya. Pag translucent na yung bawang at sibuyas, pwede na natin idagdag yung ating rice. Halu-haluin lang siya hanggat sa kumapit yung lasa ng oil sa kanong sauteed aromatic. So, after 15 minutes, pwede na mag-plate. Okay, so ayan na yung ating Java rice. Bahala na kayo kung anong gusto nyo i-partner dyan. Pwedeng steak, pero kung wala kayo pang steak, pwede na rin gisadong corned beef. Okay lang yan.